Art Kitchen ni Arfam. Ayan. So, kita nyo ba? So, ito siya. Ang flavor nitong in-order ko is... Hi guys! Welcome back to my channel. So, pasensyahan nyo na ang aking itsura. Hindi na ako nag-ayos, no? And medyo pawisan, mainit. Ayan, tanghalian na ngayon. At syempre, dahil tanghalian, kakain na ako. Hindi pa ako nakain. Ako na lang hindi pa nakain. And syempre, excited ako dahil eto, matitikman na natin yung Art Kitchen ni Arfam. So, kung kilala nyo si Arfam Vlog, so, eto, kanila to, yung Art Kitchen na to. Ayan. So, kita nyo ba? So, ito siya. Ang flavor nitong in-order ko is garlic tinapa and spicy garlic tinapa. So, dalawa sila, guys. Kasi gusto kong itry itong spicy. Actually, mahina ako sa spicy pero mukhang masarap siya. And maraming nagsasabi, masarap din daw yung spicy. So, tatry natin ang spicy garlic tinapa. Marami silang flavor. Meron silang binurong isda, hipon. So, gano'n. Marami sila. And, ito is na-order ko sa aking kumpare, parang Pio. Pinost nila to sa Instagram. So, nakita kong pinost ni, ng asawa niya, ni Maring Grace. So, yan. At, timing. Kasi, matagal ko nang gustong subukan. Kasi matagal ko nang gustong itry to. Hindi ko lang alam kung saan ako o-order. And, yun nga, dahil since tropa. Ayan, di na ako na problema kung saan akong order. At in-order ko, nung pinost nila sa Instagram, in-order ko siya aga. So, itry na natin. Huwag na natin patagalin. Alimbang itatry ko. So, ito muna ang garlic tinapa. Ayan. Tatry natin siya. So, silyadong silyado pa, ha? Actually, first time pa lang na or pinopromote pa lang to nila nila Arfam. Interesado na ako kasi nga ina-update nila yung mga follower nila dun sa mga ingredient na ginagamit. So, mukhang quality. Kaya nagkaroon ako ng interest. So, yan. Sana hindi mahirap buksan. Mahirap pala. Ayan. Okay naman siya. So, amoy na amoy yung tinapa. So, itatry natin. At wala akong kutsara. Eto. Kunin ko lang kutsara dun sa aking gulay na ginawa. So, yan. Amoy tinapa siya. And, tikman natin. Actually, hindi ako, ano nang tag dito, yung binuro. Kasi, ang papa ko is from Pangasinan. And, sa Pangasinan kasi, talagang ano sa kanila yung binuro, specialty nila is binurong isda. Eto, kasi taga Pangasinan yata sila, Arfam. Kaya, eto, specialty nila yung binuro. Masarap siya. Masarap nga, guys. Ala, ito na. Dapat pala kumuha ko ng isang kutsara. Wait. Ayan. Masarap siya, guys. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako masyadong ano ng binuro. Pero ito kakaiba kasi, hindi siya yung binurong, alam niyo yung ginagawang homemade ng mga, ano, si Papa kasi, yung Papa ko, nagawa ng homemade buro na isda. And medyo hindi maganda yung amoy nun kasi ibang ano nun. Pero ito, syempre, quality to and talagang pinaghandaan nila yung paggawa nito. Kaya, mbango. Mbango niya. Yan, dyan muna natin. Maihalo sa baka, maihalo ko sa kanin. Ang bango niya, guys. Wala siyang amoy na ano. Hindi, malinamnam yung amoy niya. Ayan. Ang sarap. Ang sarap. And wala akong tubig. Kukuha akong tubig. Mabibilaokan ako. Ay, hindi pala. Meron ako dito. In-order ko dito sa kanila. Dito sa aking kumpare. At parang Pio. Kanilang guyabano juice. Uy. Na-try natin. The real squeeze guyabano juice. So, pwede daw itong timplahin. Pwedeng hindi. Direct. Nilalagyan yelo. Ah, medyo malapot siya.
So, lalagyan kong tubig. Kasi nabiblauhan ako, hindi pa pwede to. So, wait. Yan, kumuha ko ng yelo at lagyan natin ng tubig. Pwede daw yan, lagyan ng tubig. So, ito na yung pangahalo ko. So, yun nga, balik tayo dito sa ating, ating review, ating kinakain, sa ating Our Kitchen food. Ang harap niya. Tama pala yung sinabi ng kumpare ko na maa-addict ka. Sarap din ng guibano. Ang sarap. Ito, try naman natin tong spicy tinapa. Tuna sana sasabihin ko. So, try natin to kasi alam niyo na, mahina ako sa spicy pero check natin. Dahil ang spicy is nakakagana daw yan sa pagkain. So, pasensya na guys ha. Ayan, ang hirap ng buksan kasi yun. Hindi naman siya amoy spicy. Pero tingnan natin ang lasa niya kung spicy talaga. So, sana naririnig niyo ako dahil hindi ako. Konti muna. Dahil spicy nga ito. Baka tayo mayari. Ayan. Uy! Uy! Nagulay. Sa mga, may sa maanghang. Ito, perfecto. Kumakagat sa dila. Kumakagat sa dila. Pero masarap siya. Yun lang. Maanghang. As in. Pero ang sarap niya. Pero yun lang. Alam niyo yung, parang yung sa siomay, yung garlic, ng siomay. Ganon siya maanghang. Pero naman, kere naman. Pero dito tayo sa hindi spicy at ang sarap. Nakaka-addict. Sulit yung binayad ko. Sa halagang 300, hindi ko matandaan kung yung exact price nito. Pero nasa 300 plus yung price nito. Lalagay ko na lang dyan, dito or dito. Yung kanyang price. So, alam. And yung brunch nila. Nung aking kumpare ay sa Dos Baños. So, isa na yung kumpare ko na naka-avail ng reseller. And, mayroon silang page. Ilalagay ko sa description box yung page. Pwede kayo mag-inquire sa kanila. And fast delivery kasi in order ko lang to kahapon, dumating agad ngayon. Ayan, ang sarap. Tunay nga talaga na ito, sabihin natin 300 plus pero aabot to ng matagal-tagal din. Dahil tipid na rin naman malasa na siya. So sa maraming kaning konti nito, malasa na. Pero ang dami kong nilagay kasi masarap talaga. Gabi. Masarap nito, may may panghimaga. Sarap. Yung spicy medyo mahina ako sa maanghang pero siguro bawasan ko ng tag dito. Itong oil niya. Baka nandyan ang itong laman. Kunin natin yung laman. Nagulat ako kasi pagkagat ko pa lang, kumakapit yung anghang. Sarap na. Napapaano ako sa anghang . Ayan, nadudurog ko na yung kanyang laman. So, siksik siya guys. Sulit naman yung binayad na 320 yata, something, ganyan. Sulit naman yun kasi talagang siksik siya. Ayan, kita nyo naman. Hindi siya yung hindi siya yung tinatawag na parang mukhang siksik pero hindi. Yung parang mahangin, eto siksik talaga Ang daming niya. And, dito tayo sa hindi maanghang. Dahil yun, tinry ko yung spicy. Kasi nga, kung anong diferensya nilang dalawa and kung kaya ko yung
pagkaanghang niya. And yun nga, to be honest, mahina ako sa maanghang. Sayang, ang sarap pa man din, pero alam mo, mainit. Doon sa mga may hilig sa mga spicy, okay yan. Mm-mm. Pero sa mga hindi, kagaya ko, ito perfect. Gusto ko din itry yung iba nilang flavor nito. So, lalagay ko sa screen yung mga available din nila. Ayan, nakalimutan ko na nga yung gulay ko. Gumawa ako niya. Gumawa ako ng gulay. Dahil sa sarap ng Art Kitchen, spicy, garlic, tinapa, nalimutan ko na siya. Sabi daw matipid nito, pero napaparami ako ng dukot. Dahil talaga naman na bawat kagat mo, malasa. Ito lang, okay na eh. Ulam na siya. Hindi na kailangan nung may iba pang ano, halo. Promise, ito na, ito lang, sulit na. Pwede, pwede na. Grabe, nakita niyo yung kanin ko kanina. Dami nun, di ba? So, ito na lang ang natira. Alam niyo guys, papalakas din ako ng kain ngayon. Mga 1 week na ako malakas kumain. And ito. Uy! Dami ko rin palang nabawas. And pansinin ko naman ang aking gulay. Cauliflower lang to na nilagyan ko lang ng oyster sauce. Na magtampong ating gulay. Ito yung ano, spicy. Hindi kaya ng aking ano, aking dila. Alam niyo yung samyang, di ba? Suko ako doon. Pero hindi naman ganun kaanghang. Hindi naman siya kasing anghang nung sa samyang. Iba naman yun. Grabe naman yun. Ito, ano lang, kumakagat din sa dila, pero hindi siya yung kagaya ng samyang na habang tumatagal, umiinit yung anghang, yung labi mo. Ito, hindi naman. Maanghang lang talaga. Yan. So, hindi na ako nag-lipstick kasi matatanggal din yan. Kakain din naman ako. Ayun. So, sa mga gustong mag-avail, sinipon ako dun ah. Pinipon ako dun sa maanghang. Sa mga gustong mag-avail nitong Art Kitchen food, sa sabi ko nga, Los Baños branch meron. And next time, tatry ko yung ibang flavor nila. At mukhang meron yata hipon dun eh. So yon. And ayun guys, ang aking honest review. Dahil tanghalian na nga sabi ko, timing na timing. Lumating yung order ko at eto, magla-lunch. At ang aking niluto lang ay tamang gulay lang. Ayan, so sinubukan ko na rin, ginawan ko na ng review. Dahil excited ako matikman. Ang Art Kitchen, ang sarap nyo, sobra. As in, rate ko dito is 5, 6, 10. Mga ganun. Hindi, kasi ang sarap niya talaga. Yung ine-expect ko na masarap siya dahil nga nung sa mga vlogs ni Riz, yung Arfa, pinapakita nga nila yung pagpe-prepare nila nung hindi pa to lumalabas, hindi pa nila nilo-launch. Kumbaga, pinapakita pa lang nila yung ingredient, di naman lahat, pero meron na sila mga pahaging noon. Dito ko, quality talaga yung mga ingredient, and hindi dito nang galing yung ano nito, ingredient nito. Paulit-ulit ako sa ingredient mo. So, hindi, parang imported yung mga ginamit nila dito. Kaya din talaga siguro ganun kasarap. Ito ay nasa 250 grams. Ay, sulit na sulit talaga yung binayad ko. And ano ba yung, hindi ko na nabasa yun nandito. Manufactured by Art Kitchen Food Product, Pangasinan, Philippines. Oh, taga-Pangasinan nga sila. Kasi ang mga taga-Pangasinan, mahilig talaga sa mga binuro. So, ito is high quality na binurong isda. Parang ganun. So, yun lang guys, ang aking review. Honest review, nabusog ako. Pero kakainin ko pa to, konti na lang oh. Gabulto to kanina eh. So, medyo napapahaba na lang ating usapan. So, eto din yung kanilang guyabano juice concentrate. The real squeeze guyabano juice. Ayan, masarap din siya. Ano siya,
purong, parang purong guyabano yata. So, pwede siyang walang tubig, pwedeng meron. Ako nilagyan ko kasi masyado malapot. Pero, para tama, kumbaga, based sa taste nyo, kung anong gusto nyo. Kung gusto nyo ng ganon, direktang puro, or lagyan ng tubig, ako gusto may tubig. At may yelo, ang sarap. So yun guys, end ko na yung vlog ko. Ang aking mukbang. Our kitchen food mukbang. So yan. And medyo matagal bago nasundan yung vlog ko, yung last vlog ko, no? Medyo nagiging busy lang. Ayan. So may sumisiksik lang sa aking ngipin. Dahil sa sobrang sarap nitong tinapa na ito. Sumisiksik na siya. So yun guys, busog na ako. At nahirapan ako huminga. Nahirapan ako magsalita kasi nga busog na ako. So yun lang guys sa aking vlog for today. Ang ating review sa Our Kitchen food. So, see you on my next vlog. Medyo heavy na yung aking chan. Busog na ako, mabigat na. Pero ubusin ko pa to, konti na lang. So ang dami nung kanin ko kanina. Ayan, so thank you again sa time, sa pananood. See you on my next vlog. Bye!